Hello! What's up? It's your El Maestro at nagbabalik na naman tayo ngayon para sa isa na namang tutorial video. Bago tayo magsimula ay nais ko muna kayong batiin ng isang magandang araw. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag na huwag mong kakalimutang mag-like, mag-comment, mag-share, at mag-subscribe sa aking YouTube channel at hit mo na rin ang notification bell para man-notify kayo sa lahat ng mga bagong videos na aking i-upload sa mga susunod na araw. Ang video tutorial natin ngayon mga kamaestro ay tungkol sa kung paano ba mag-export ng video mula sa inyong KineMaster papunta sa laptop at PC. Alright, so kung mapapansin nyo mga kamaestro, mayroon akong nagawang video nito no way back 4 months or 5 months ago no, kung paano ba mag-download ng KineMaster sa ating mga Windows no, sa laptop at PC no. So may mga nagtatanong kasi mga kamaestro kung paano nga ba mag-export ng video kasi ang iba ay hindi raw nila nakikita no, hindi nila mahanap sa kanilang KineMaster sa mga Windows nila no. So ito yung ating pag-uusapan, ito yung ating pag-aaralan dito sa ating video ngayon. Okay, so inaanyayahan ko lahat, no, mga kamaestro na panoorin niyo itong video from the start, no, hanggang sa matapos para mas maintindihan natin at para masundan natin kung paano nga ba, kung saan nga ba makikita yung mga video, no, na nagawa natin sa ating KineMaster para ito ay ma-export natin sa ating mga laptop at PC, no? Para ito ay ma-upload natin sa YouTube or sa iba pang mga social media apps, no? So ito yung ating tatalakayin. So huwag na nating patagalin pa. Tara, umpisahan na natin. All right. So bago ko sa inyo ituro mga kamaestro yung paano ba mag-export ng video mula sa inyong KineMaster papunta sa mga laptop at PC ninyo. So kung hindi nyo pa po alam no, yung kung paano ba mag-download ng KineMaster sa inyong mga laptop at PC or mga Windows, mayroon po akong video, no, mayroon akong ginawang video nito way back, sabi ko kanina, way back 4 months or 5 months ago, nandyan po yan sa aking channel. At ilalagay ko rin po, no, nakalagay din po sa link nitong video na to, sa video description ng video natin, yung link ng video na yon para mapanood ninyo, no. At ilalagay ko rin po sa comment section, naka-pin comment po yan, no, para if ever na hindi nyo pa alam kung paano mag-download ng KineMaster sa mga laptop at PC, pwede nyo pong mapanood, no. Kasi, sabi ko nga doon sa naunang video ko, karamihan sa atin, ang alam ay sa Windows, sa cellphone lang no, sa mga Android phones lang nakakapag-download or nakakapag-edit ng mga video gamit ang KineMaster. No, so ito po lately ko lang din naman nalaman, lately ko lang din na-discover na pwede pala siya sa Windows no, kasi kapag tayo ay sanay na mag-edit sa cellphone gamit ang KineMaster, parang ayaw mo na maghanap ng iba pang video editor, 'di ba? Lalo na pag tayo ay mga simple YouTuber lamang, mga simple vlogger. Hindi naman tayo mga professional vlogger, hindi natin afford na magkaroon pa ng mga magagandang mga video editing tools or software. So ito po yung maipapayo ko sa inyo, yung KineMaster na lang, no? Kasi napakadali po niyang gamitin. Napaka user friendly, lalo na pag sanay ka na sa cellphone, mag-edit, di ba? Sa cellphone nga, mas mahirap mag-edit eh, kasi bakit? Maliliit yung mga icons, no? Maliliit yung mga symbols, and that's why medyo mahirap mag-edit, no? Time consuming, minsan nagkakamali pa tayo ng pag-click, ng pagpindot, no? But pag nailipat nyo yan sa inyong mga laptop or PC, mas magiging madali na, no? Hindi na kayo mahihirapan. Alright, so ang technique lang dyan mga kamaestro, kung mayroon na kayong tawag dito, kung mayroon na kayong KineMaster sa inyong mga mobile phones, pwede nyo po kasing iyan yan eh, pwede nyo yung mga files doon, 'di ba? Pag mag-upload tayo or pag mag i-edit tayo ng mga video, kasi baka magtanong kayo, sir, or kamaestro, El Maestro,
paano ako mag-edit eh nasa cellphone yung aking mga video. Pwede naman po 'yan eh. So ang gawin niyo lang ay i-upload niyo sa Google Drive, no? 'Di ba may mga Google Drive naman yung mga cellphone niyo. And then sa kanyo naman dito i-connect sa KineMaster sa inyong laptop at PC. So mamaya papakita ko sa inyo, no? I-add niyo lang doon yung Google yung Gmail niyo para pag na-upload niyo sa inyong Google Drive, automatic andito rin siya sa KineMaster. No, hindi na kayo mahihirapan pang mag-attach ng video na inyong i-edit. Okay. So yung kagandahan pag tayo ay gumamit ng KineMaster, sabi ko nga, malaki yung icons, mas madaling mag-edit, no? Hindi kasi pareho lang naman eh kung ano yung ginagawa niyo sa inyong mga Android phones, yun lang din naman yung functions dito sa mga Windows niyo sa laptop at PC. Almost the same lang, wala siyang pinagkaiba. Pinagkaiba niya lang, mas lumaki. Siyempre, mas maganda mag-edit pag malaki yung nakikita mong screen. Alright! So, huwag natin patagalin pa mga kamaestro, no? Umpisa na natin, no? O, buksan natin yung ating KineMaster. So, ako, nandito na siya. Andiyan na, na-download ko na siya dito. Alright! So, click lang natin yung KineMaster. Ayan. Antayin lang natin na mag-open siya. Ayan, so malapit na. So, antayin-tayin lang po natin mga kamaestro na mag-open yung ating KineMaster sa ating laptop. Okay? So, kung makikita nyo, mayroon siyang BlueStacks dito kasi nga, sabi ko dun sa unang video ko, kailangan nyo ng BlueStacks para makapag-download kayo ng KineMaster. Alright? So, ayan na. Medyo puno na kasi yung aking laptop kaya medyo mabagal na siya. Pero okay lang yan. Ayan. Antayin-tayin lang po natin. Ayan. So, ito na yung aking nagawang video. Ito na yung aking nagawang video. Ayan, yan. Marami na akong nagawang video mga kamaestro. Kasi nga, dito ako nag-i-edit talaga ng video ngayon. No? Hindi na ako gumagamit pa ng ibang video editing tools or software. Alright. So, sample lang ko lamang kayo, no, mga kamaestro. Na kunyari, gagawa tayo ng video. Siyempre, ito yung i-click natin. Parang sa KineMaster lang din. Ayan. So, siyempre, pipili natin yung 16:9. Ito. Ito yung pipili natin. Kung ano yung pinipili, ano yung ginagawa natin sa cellphone natin. Ayan. So, click lamang natin yan. Alright. So, yan na. So, almost the same lang siya sa cellphone, no? Ang kagandahan nga lang nito, mas lumapad, no? Diba? Mas madali tayo mag-edit kasi mas malaki na siya. Alright. So, yun. So, ang gagawin natin, para makapag-add tayo ng video, or ng pictures, or kung ano pa na ipapasok mo sa inyong video. So, sabi ko kanina, diba? Halimbawa, gumawa ka sa cellphone ng video, i-download mo siya, or i-upload mo siya sa iyong Google Drive, tapos, click dito para mapunta agad siya dito sa KineMaster, hindi ka na maghahanap pa sa laptop mo. Dito mo na siya pupunta, no, sa cloud storage, di ba? Ayan, no. Tapos i-add mo dito yung Google Drive mo. O, di ba mga kamaestro, madali lang, di ba? Ulitin ko ha. So, pag na-open mo na yung KineMaster, mag-i-edit ka ng video. Ang video mo ay kunyari nasa cellphone kasi doon ka gumagawa ng video, yun ang ginagamit mong pang-video. No? So i-upload mo muna siya sa iyong Google Drive, no? Para mapunta siya dito sa KineMaster. So hindi ka na mahihirapan pang mag-transfer sa laptop or sa PC. No? So rekta na siya, no? So punta ka sa cloud storage. Tapos kung ano yung Google Drive na ginamit mo sa iyong cellphone, i-add mo dito. O kasi ito yung ginagamit kong Gmail, no? AnthonyBasilia21@gmail.com. So ito yung Google Drive na nandun sa aking cellphone na ginagamit pag nagba-vlog ako, pag gumagawa ako ng video. So ito yung Gmail na naka-connect doon. So pag click mo yan, yung Google Drive na yan, yung Gmail na yan, ayan o. Ayan. So lahat po ng ayan o, yan yung mga nagawa ko ng video doon sa aking cellphone. Ayan o. Ayan, pag nag-i-edit ako ng mga video lesson, ayan. Sa cellphone ko galing yan, no? Mga kamaestro, ayan. Ito, cellphone yung galing. Alright. So, pipili ka lamang dyan kung ano yung video na i-edit mo or pictures na i-edit mo. O, di ba? Napakadali lang mga kamaestro.
So, kunyari, ito lang maiksi, no? Para hindi tayo mahirapan mag-export mamaya. Yung maiksi lang. Ayan. Kunyari, itong aking intro. Ayan. Ito yung aking intro. So, click mo lamang yan. Downloading media. Ayan. So, ito na yung ating video. Ayan. So, maiksi lang po ang ginawa ko, ano? Kasi sample lang naman po ito. Ayan. Ayan, no? So, meron ka na ngayong video. Di ba? Ayan. Yan po yung aking intro ginagamit. Ayan, no? So, hindi ko na po ituturo kung paano ba mag-edit yan. Paano man, ano? Kasi ang pinaka-topic natin ngayon is paano lang mag-export, no? Paano mag-export? Yun yung ating pinaka-concern ngayong araw sa video na to. So, hindi ko na muna kayo tuturuan kung paano mag-edit yan. Kasi alam ko naman, mga kamaestro natin yan ay mga galing na mag-edit. No? Hindi ko na kayo kailangan pagturuan. Baka nga mas magaling pa kayo sa akin, di ba? So, ang ituturo ko lamang po kasi marami nagtatanong sa akin, Sir, paano ba mahanap o saan ba makikita yung aming na-edit na video? Kasi hindi raw nila makita. Okay? So, ito po yung pinaka-concern natin ngayon sa video na to. So, kunyari, tapos ka na sa video mo. Ayan, tapos ka na. I-export mo na siya. So, ano yung i-click natin? Eto. Diba? Para mag-export ng file. Alright. So, click lang natin yan. Ayan. And then, pipiliin mo to. Ako, usually itong ginagamit ko yung 1080p and then 30. Yung frame rate niya is 30. So, ito yan. Yung pinaka-standard yan. Maganda na yung quality ng video niya. Kasi pag ito, sobrang laki na yan. Baka pag hindi ka na yan ng laptop nyo, mabagal. No? Pag ito naman pinili nyo, yung 720, baka sobrang baba ng quality ng video, pangit na, no? Pag export nyo. Okay, so advice ko, 1080p and then 30 yung frame rate, and then click mo lamang yung export. Ayan, so exporting. So antayin lang po natin. Ayan. Antayin lamang natin, mga kamaestro. Exporting. Also, depende sa haba ng video na i-edit mo. So, pagka ito kasing intro ko, eh, usually, ano pa lang yan, 20 seconds lang ata yan. Kaya medyo mabilis yan. No? Pero pagka mahabang video na, mga 10 minutes, ganon. So, expect nyo na mas matagal yung exporting. Pero okay naman, kahit matagal yung exporting niya, yung quality naman ng video ay maganda. No? So, normal lang po yun. Dati nga, nag-edit ako ng video sa KineMaster. Umabot ng mga 50 minutes ata yun, ang tagal mag-export, no? Mahigit isang oras. Okay? So, depende po yun sa haba ng inyong video. Yung pag-export, at depende syempre dun sa resolution na pinili nyo. Pag mataas yung resolution, mas matagal. Okay? Pero pag 1080p, sabi ko kanina, pag 1080p yung resolution na pinili nyo, kumbaga yun yung pinaka-standard, okay lang yun. No? Kumbaga hindi naman siya ganun katagal yung pag-export. Ayan. So, exporting na siya. Malapit na, mga kamaestro. Alright. Antayin-tayin lang po natin. Ayun. Malapit na. Okay. So, pag na-export na siya, andito na yung videong nagawa mo. Ang problema, wala naman yan sa laptop. So, yun yung naging problema ng karamihan. Ako nung una, ito rin yung naging problema ko eh. Actually, tapos naghanap ako sa YouTube, naghanap ako sa Google, wala akong makita, wala akong mapanood na mga tutorial kung paano ba makikita, no? Kasi pag sa cellphone, kung maalala ninyo, pag cellphone ang gamit nyo, pag Android phone ang gamit nyo, tapos nag-edit kayo sa KineMaster, automatic andun siya sa album eh. 'Di ba? Makikita niyo siya doon sa export, may nakalagay doon gallery and then export, andun agad yung na-edit yung video. Pero dito sa KineMaster, after mo siyang ma-export, hindi mo agad siya makikita, wala siya sa laptop. No, wala siya sa PC mo. No? So ito yung ating susolusyunan, no? Kasi marami nagtatanong, mga kamaestro. Okay. So, ako ang ginagawa ko, ang pinaka-technique ko diyan, i-play mo lang muna. So paano mo siya i-play? Ito 'yon, no. Ayun, ito, play mo muna. Click mo 'yon. Alright? And then click mo lang tong gitna. Pag na-click mo na 'yon, kahit saan dito sa space na 'to, kahit saan diyan, pag na-click mo 'yan, may lalabas na ganito. Okay? Itong dalawang to, ang pipindutin natin ito. Ito to. Parang ano bang symbol ito? Parang share. Share ang symbol na to, di ba? Yung icon na to. Alright. So, ito yung kiklik natin. Ayan. Now, pag lumabas yan, kasi dapat makita mo dyan, ano eh, hindi ito. Ang i-click mo muna, send to Windows. Alright. Send to Windows muna. Click mo muna send to Windows. Ayan. Tapos play mo ulit.
Okay? Or balik ka ulit dito sa Kind Master. Okay? Ulitin ko ha. Clinic natin to kanina. And then, clinic natin yung send to Windows. Balik ka ulit sa Kind Master. Tapos play mo ulit. Post mo. Punta ka ulit dito mga kamaestro. Pangalawang best na to, di ba? Una, ang pinindot natin ay send to Windows. Ito naman ngayon. Ang i-click natin, ayan. Dapat ito yung makita nyo. Save on the file manager or save on file manager. Maliwanag yun, ha? Ulitin ko, kanina, nung pinindot natin ito, nung nag-click tayo anywhere in this part, ang lumabas ay send to Windows. So, i-click mo yung send to Windows. And then, pangalawa, babalik ulit tayo dito sa Kind Master. Ito. Ito yung pipiliin natin, huwag dito sa Media Manager, ha? Dito tayo sa Kind Master, babalik, and then play mo lang ulit yan, tapos pwede mong i-post, or kahit hindi mo na i-post, okay lang naman, balik ka ulit dito sa icon na to. Alright, so balik ka dyan, and then click mo yung Save on File Manager. So muli na po yun ha, mga kamaestro, click mo yung Save on File Manager. Try natin. Alright, so antayin lang natin, dapat ito yung lalabas. Okay, kita ninyo. No, dito nyo makikita yung lahat ng videos na na-edit mo na. Alright. So, ulitin ko. Yung video kanina na na-export natin ay hindi pa yon nailipat sa inyong laptop at PC. Ibig sabihin, nandito pa rin siya sa Kind Master, no? So, hindi nyo siya mahanap. Kahit hanapin nyo siya sa documents, hanapin nyo siya sa Drive D or Drive C ng laptop or PC nyo, hindi nyo siya makikita pa, no? Kasi hindi pa siya totally na inilipat or na ita-transfer. So, ito yung ating pinaka-main concern dito sa video na to. Paano natin siya mailipat? Alright. So, andito na yung mga lahat ng na-edit kong video. So, para malaman mo yung pinaka-latest mong na-edit, pinaka-huli mong na-edit, dito yung nakikita sa pinaka-unahan. Ibig sabihin, ito yon. Kasi, ako kasi mga kamaestro, hindi na ako naglalagay ng title, no? Kung ako nag-i-edit ng video. Kaya makikita nyo yan, puro yan untitled. No, so, ang palatandaan ko na lang dyan, para malaman ko kung ano yung pinakahuli kong na-edit, ay dito mo siya makikita sa pinakaunahan. Okay. So, para malipat mo siya, formally, officially, sa yung laptop at PC, or sa kahit anong Windows na ginagamit mo sa pag-edit ng video, i-click mo tong export to Windows. So, ito yung mga kamaestro, hindi kayo mahihirapan, no? Nasa pinaka-ilalim. So, meron dyang app media, imported files, explore, import from Windows, and then export to Windows. So, ang pipiliin natin itong export to Windows. So, click natin yan mga kamaestro. Ayan. Then, pag na-click mo na yan, ayan, pipili ka na dito ngayon. Dahil sabi ko kanina, ang pinaka-latest na na-edit natin ay yung nasa unahan. Ito yon. So, click lang natin yan mga kamaestro. No? Kahit saan part yan. Basta dito sa within this square na to. Click natin. Ayan. So, pag na-click mo yan, may makikita ka ditong export to Windows sa ibabaw. Alright. Okay. Ulitin ko ha. Export to Windows. And then, click mo to. Pag na-click mo to, and may check na dyan. Naka-highlight na yung check. Ayan o. Makita nyo. And then, kiklik naman natin itong export to Windows. Ito mga kamaestro ha. Ito yung panghuling step, no, para mailipat natin siya formally sa ating laptop at PC. Okay, so click natin yan, export to Windows. Ayan, antay lang natin, nagbabasa pa siya. Ayan, so pag naklik mo na yung export to Windows, ito yung lalabas. Alright, so pipili ka ngayon kung saan mo siya gustong isave. Ayan ang maganda, no? Pipiliin mo siya kung saan mo siya gustong isave. So pwede mo siyang isave sa desktop, sa documents, sa downloads, or kung saan, sa data D, system C, or anywhere in your desktop or laptop, pwede mo siyang isave. So, para mabilis nyo makita, ako ang ginagawa ko nyan, ay pinipili ko yung desktop. Alright, kasi pag sa desktop mo siya nilagay, mabilis mo siyang makita. Pag tinos mo tong Kind Master app mo, mamaya makita mo siya agad sa desktop. Okay, so yan. And then, pwede mo rin siyang lagyan ng file name. Ako dyan ako nadalagay ng file name after po na siyang ma-export. So, pwede mo na siyang lagyan ng file name. Kunyari, intro. Kasi intro ng YouTube ko yun eh. O YouTube video ko yun eh. So, or pwede namang YouTube intro. Alright. Ayan, so YouTube intro. And then, pag nalagyan mo na siya ng file name, depende syempre kung ano yung video yung ginawa mo. So, dahil sa atin ay YouTube intro, so YouTube intro yung nilagay natin. After mo yan, i-click mo lamang yung save. Okay. Ulitin ko ha.
Pipili ka kung saan mo siya isi-save na place sa inyong laptop or desktop. Okay? And then, lagyan mo ng file name and then click mo yung save. Ito yung pinakakuling step. Click natin, save. Okay. Ganun lang kadali. And then, pwede mo na siyang i-close. Yung KineMaster mo, pwede mo na siyang i-close. Ayan. And then, tingnan mo na sa desktop mo. Kung nandiyan nga ba. Ayan o, oh, YouTube intro. Alright, eto na. Ibig sabihin, ayan o. Oh. Lipat natin. YouTube intro. Ito na yung nagawa nating video. So, pag-play mo yan, tingnan natin kung ma-play siya. Ayan. So, ito na yung ating nagawang video kanina, mga kamaestro. O, diba? Napakadali lang. Ganun lang kasimple yung step. Okay? So, dito na nagtatapos yung ating video tutorial for this day. So, sana po ay makatulong ito. At kung mayroon pa po kayong mga katanungan, pwede po kayo mag-message dyan sa comment section about sa KineMaster application or anything na related dito sa video natin. Kung mayroon kayong mga clarification, so, pwede po kayo mag-comment dyan sa comment section para masagot ko. Or pwede rin kayo mag-message sa aking official Facebook page, El Maestro Official. Okay? Maraming salamat. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye! One, two, three.